So, now, gawa naman tayo ng panibagong activity na itatry nyo rin gawin. So, gawa tayo from scratch. So, para ma-practice lang din. So, file, new, and let's select 1280 by 720. Pwede na ito. ActionScript 3.0. So, yan. Maganda naman sa maganda sa gagawin na activity sa ating animation is lahat is purely drawing kasi mas madali mag manipulate ng content pag drawing lahat. Pero marami dyan na hindi talaga talented sa pagdodrawing at hindi talaga masyado malawak yung imagination. So may mga technique tayo para mapadali, okay, yung ating pagdodrawing, pagsisketch dito sa ating Adobe Animate. So, tulad ko, hindi rin naman ako magaling magdrawing, but you have to be resourceful enough na magawa mo yung gusto mong imagination or gusto mong content. So, tulad ng ating example na pinakita, gusto ko makagawa ng parang basketball. So, tingnan natin ito. Okay. Somehow, parang ganito yung gusto kong mangyari. Yan. So, medyo matagal-tagal ang paggawa. Pero madali lang naman ito. Pero gusto ko something new. Okay. So, ito, drawing to lahat. Okay. So, imagination, i-imagine mo lang kung paano mo siya i-drawing. So, ayun, start natin. So, gusto ko ng ring. Okay. So, since para ang hirap mag-gawa ng ring, hanap na ako ng materials ng ring. So, pwede tayong mag-search kay Google ng ring. And, ay, for example, search tayo kay Google. Okay, fast forward, naka-download ako, nakahanap ng magandang ring. So, pili na lang tayo. So, ito yung nahanap ko. Ayan. So, it's either ito or ito. So, try ko rin maghanap ng bola. So, ito yun. So, ito na lang gagamitin ko para madali sa demonstration. Drag-drop ko lang to dito. Ayan. So, automatic na sa layer 1 siya. Pangalanan ko tong guide. As guide ko lang to. And, max minimize ko para makita ko. So, ulitan ko to. Kasi masyadong malaki. Tapos, ito yung ginamit ko. Transform tool. Dito ko lang babalik ta rin ko para makita natin. Dito yung bola magagaling. So, masyadong malaki. Palita pa natin. Okay. Or pwede mo naman ganito kalaki yung pagdodrawing mo. Walang problema kasi pwede mo naman yan maliit palitan or palakihan later on pag nagawa mo na. So kumbaga guide pa lang naman to. So fit to window ko na lang to para mas madali makita. Yeah. So space para ma-drag and drop mo. Okay. So since may guide na ako, ay gagawa ko ng layer dito kung saan ko ilalagay yung ating ring mismo. So, sa layer 2, ito yung parang mga icons ko or background. PG icons. So, iiwalay natin siya. So, kung i-hide ko to, yan, walang laman tong icons natin. Okay? So, yung guide natin yung may laman, nandito yung keyframe natin. So, lalako lang yan para hindi gumalaw. Tapos, i-show ko lang. So, ngayon, pag nag-drawing tayo, you have options to use here. Diskarte mo kung anong gagamitin mo. Pwede ka mag-rectangle, then pwede ka rin mag-pencil tool, or pwede ka mag-brush tool. Depende kung ano talagang mas trip at mas maging comfortable ka along the way. Pwede rin naman to diskarte. So, lagyan mo ng stroke lang na black, then white na background as fill color natin. Set mo yung stroke to like 8. Okay na yan. And then, oops,
nasa layer guide tayo kaya hindi ka makapag-drawing. So, dito tayo. Kasi nakalock din. So, ayan. Pwedeng ganyan. Mas madali yan actually. Pwede ka mag-drawing ng ganyan. So, kung i-hide mo yan, ito yung na-drawing mo. Diba? Yan. So, and pwede ka rin mag-drawing ng ganito. So, ang bilis nga eh. Tapos gamit ka ng pencil. Tapos stroke mo 8 din. Tapos dito, may option ka kasi pag smooth gagamitin mo, ganun yung output niya. Pag ink naman gagamitin mo, yan. Pag straight naman yung gagamitin mo, okay. So nasi-straight siya. So yun yung kinagandahan sa kanya, yung option. So since yun yung perfect, so straight yung gagamitin ko sa ka-pencil naman din. So sure na ako dyan. So kung i-hide ko yan, yan. And then, gawa ko niyan. Gawa ko nito. And then, 1, 2, 3, 4. And then, dito, 1, 2, napang ito. So, open na. Hirap magmantali. Pag i-hide natin yan, okay. Somehow, perfect naman, di ba? So, yun yung isa sa means natin ng paggawa ng ating ring. Okay? So, ganun kabilis. So, and then, ko-convert mo to symbol. So, and then may ring ka na. Pero pag hindi ka perfect, of course, pwede mo naman siya i-perfect. Or other method ng paggawa, delete ko na lang muna. Ayun, tapos show ko na lang ulit to. Oops. Nasaan ko ata sa delete? So, pwede naman natin itong i-delete muna. Ba't nasasama? Ayan. Okay, di ba? Tama. So, other means naman na paggawa ng items nyo is purely pencil. So, tatagalan ka nga lang ng konti. So, si-straight mo lang siya. So, oops. Huwag masmado ka. Okay. Dito ka dapat. So, pwedeng ganyan. And then, stroke. And then, ayan. So, magmamadali lang ako. Ayan. Okay. So, pwede may perfect. So, puro pencil lang to. Simple lang din. Diba? So, either way, kung saan ka mas komportable, yun yung gagamitin mo. Okay? So, gawin natin siyang kanais-nais. Hindi yung nagmamadali. So, yan yung mga methods na pwede mong gamitin. As well as, sa paggamit ng brush, pwede rin naman yung brush yung gagamitin. Walang problema. Okay, basta magawa mo ng tama na ayon sa style mo at ayon sa kung saan ka komportable na gusto mo na at proud ka. Okay, malaga gawa mo with effort. So, fast forward ko na lang to later kung paano ko ginawa. So, para magawa natin ng sobrang ayos.
So, ang ginamit ko naman dito is yung plain na line. Para mas madali kong makontrol. Perfect! Ganyan. Okay. So, from our guide, now we have our icon na isang green. So, may background icons na tayo dito. Now, co-convert natin to single. Para madali natin ma-recycle. So, shortcut is F8. So, pangalan ng ating green. So, nandito na yan sa ating library. So, anytime na kailanganin natin to, pwede natin siyang gamitin. So, since di ko na kailangan to, pwede ko na to i-delete. Yan. Okay. Ang next kong magiging guide ay gagawa ko ng kung may ring tayo, gawa tayo ng player. Gawa tayo ng basketball player. Siyempre, ayoko rin. Hindi ko naman kaya mag-drawing ng tao, ng player dito. So, hanap tayo ng ating materials. So, naghanap ako ng clip art or may mga ganito ka sa Google na pwede mong magamit. So, i-redrawing mo lang din siya para magiging sarili mo siya. So, for example, this one. So, nasa guide ako. Doon siya i-drag-drag. So, so, drag ko lang to. So, fit to window. So, ito yung clip art natin. So, paano ba i-drawing to? So, same din kanina. Ganun natin siya i-drawing. So, pwede mo i-maximize or i-scale. Kasi masyadong malaki or pwede naman natin palitan. Hindi, okay na rin yung size niya. Anyway. Okay. Kung yan man, ilitan na lang natin ito mamaya. So, maximize lang natin. Tapos, okay. Walang problema kahit gano'n siya kaliit ulit kalaki kasi na vector naman madali siyang i-scale. So, pag ito i-drawing natin sa guide, ito sa icons, pwede tayong pwede mong iiwalay na layer para madali siyang mabago. Player. So, lock ko lang to para hindi siya masira. So, ito lang guide sa katong player na layer yung naka-on or naka-show. So, nasa'yo ko, anong gagamit yung pag-drawing dito? Pwede pencil. Pwede rin brush. Okay. Nasa'yo, tao naman to. Hindi naman kasi pwedeng ito yung gagamitin mo. So, kailangan mo talaga i-brush or i-drawing ng ganito. So, pwede ito. Gagamit na lang ako. Kung ito naman, pwede rin naman. Or ito. Ako din ito. Speak normal lang. Gamit ka lang since black yan para madali mo ma-identify, madali lang naman magbago later on. So kung sobrang gusto mo siya madrawing ng tama, magandang naka-zoom, so masyadong malaki yung stroke pag ganyan, so mas maganda magbago ko ito. Pag pencil gamit mo, itong stroke na ito makapal masyado yan. So 4 maybe. Kasi may mga edges ka dito tulad ng mata at saka ilong at saka bibig na kailangan mo ng lower stroke. So, ganyan lang dapat. So,
Kahit lang natin. Tapos pwede mo i-convert into symbol. O pwede mo lagyan mo. So meron na tayo na drawing na person. So now, pre-fill natin siya. So madali lang naman mag-fill. Or pwede natin gamitin itong brush. So, para matuto tayo. So, sa brush ay meron tayong tinatawag na pre-paint natin normal or behind. So, for example, dito. Ayan. So, natapos ko din ang pag-drawing ng isang player. So, yun. Ibigay niya. Ito. Tapos, pag ito double-click mo ito, double-click, nasa loob tayo ng player 1, which is isang movie clip na. Ayan, isang movie clip. Sa loob tayo. So, if you're going to go back sa scene 1, ting scene 1, so, mahalata mo naman kasi medyo blurry siya. Okay? So, we could create actually an animation inside your movie clip. Okay? Makakapag-create ka ng clip nito, sequence of animation sa loob ng isang symbol. So, pwede mo mag-F6 dito para ma-duplicate ko lang ito. So, F6. Depende kung saan ko pinaka-custom interval, like siguro 15. Yan, 15. And then, pag nag-create ako dito sa 16, insert ako ng F7, wala na. Pero pag i-on natin yung onion skin, makita natin yung pinanggalin. Okay. So, what I could do is, pwede tayong, kung tapos yung na-drawing lahat, okay? So, parehas yung kakalabasan niya, ba ito? Tapos ito yung next. So, for example, may drawing na kayo nito. So, sa frame number 16, pwede nyo i-drop yan. Okay. And then, na tamang size lang din. Duplicate lang natin hanggang F6 ulit. Oops. So, ayun. So, dinuplicate ko lang yung keyframe niya hanggang 30. So, kung titingnan natin dito, yung sequence niya ay
So, pag bumalik tayo dito, ay nag-alt-enter tayo. Kakalabasan ito. Pwede natin ito yung dilipanggay. Para hindi makita. So, kung ikunti yung masyadong matagal yung 30. F7 tapos drag natin ito duplicate mo ulit, F6. F7 pa, pagpapita mo yung on yung skin. Pag-i-drag mo another object. Ito yung F6 ka ulit. F7 ka para blank keyframe ito. F6 tayo scene 1. Kung ipi-play natin ito. So, ganyan gumawa ng isang animated object. So, sana may natutunan kayo at sana mag-practice kayo para mas maging matalik at mas maging good at mas lalong gumaling kayo. Bye-bye!